1111. Hello. Hello, kamusta vlog? So, binebenta ko tong motor na to for 60,000 pesos and syempre, bago natin ibenta, letesting natin kung ayos yung kanyang pagkakatono. Hindi ko na nagawa ng content kung paano magtono ng ECU dahil actually, yung pagtotono ng ECU ay madali lang na bagay, no? Kapag alam mo yung basics. Dahil, pakita natin. Nagwa-warm up pa naman tayo eh. So ito yung gamit natin. Hindi pa lang pumalinaw sa camera. Yan. Injector. Yan. So kapag may mga lugar ng RPM na hindi maganda, i-adjust mo lang yung buga nung yung injector. So ito ay by percentage. So ito yung kinalabasan ng aking pagtotono. So yan. So itong ECU na to, ECU Shop Next. Meron na siyang map na tinatawag, no? Map ng ignition timing. So yung magagawa mo na lang is magdagdag or magbawas, pero meron na siyang map na hindi mo makikita, no, kasama ang palad. Kapag dito mo siya itotono sa cellphone. Meron siyang dalawang mode, street mode saka race mode, no? Mas aggressive yung timing, yung pagka-advance ng timing nung syempre race. At hindi maganda sa streets, no, kasi kapag daily user ka lang, mas maganda yung sakto ang timing lang, no, para sa reliability ng makina mo mas magtagal. Pero syempre yung performance is maganda sa race mode. Anyway, for 60,000 pesos, tignan natin, no, kung anong makukuha nyo. Bilhin nyo na, guys. Naka-post na to sa marketplace. Hanapin nyo na lang. Ano, respect natin sila. Siguro at this point, fully warm up na ito, no? Oops, bigyan ng pagkakataon. Accelerate. Chinecheck ko yung ibang vlogger, no? Chine-check ko yung ibang vlogger sa performance ng kanilang Raider. Yung kay Don McRaider, no, umabot ng 120 sa speedo yung kanyang speed at 13,000 RPM sa 120 yung third gear pa lang yun, ano. Well, anyway, yung speedo ng Raider, ang pagkakaalam ko ay nakatap sa sprocket, no? Kaya kung mag-a-adjust ako ng low speed ratios o maglalaki ako ng gear at maglilit ng gear sa harap, maglalaki ng gear sa likod, yun yung low speed ratio. Magkakaroon ako ng instant top speed, no? Kasi ano, mabilis mo makukuha yung RPM kasi sa RPM siya nakabase. Anyway, testing natin. Fully warm up na ba ito? Check natin yung temperature ng yung water. Mas maganda mag-birit kapag sa around 90 na yung kanyang temperature. Ay, na-disconnect na. Connect lang tayo ulit. So yan, so for 60,000 pesos, guys, meron ako yung magandang laruan. Kaya nyong compensate
pag-aralan, paglaruan nitong inyong ECU timing, 88 degrees Celsius, so I think pwede na yan. Medyo nakakasagabal to eh, kaya natpatayin natin siya kapag ka. Anyway, nag-speed na ako dito yan. Second gear. Anyway, so para sa akin okay na itong tono nito. May mga konting adjustments pang pwedeng gawin para optimal. Na siguro yung next owner na lang yung gagawa, no? Hindi ko na talaga siya mabigyan ng time and effort para i-vlog pa ito. Ay, partida, hindi pa tayo nagpa-power shifting yun, ano? Kasi ako marunong power shifting eh, hindi ako marunong manira ng motor, ha? Alagang alaga guys, no? So sobrang ganda na ito, no? Ano ba tayo makakasabay diyang mabilis? Last footage ko na to sa Raider. Sulitin na natin. Sa dahilan, no, kung bakit gusto ko na rin ibenta tong Raider. Pag sinasakyan ko to, parang lagi mo na lang gustong bumirit pa. Kasi yung lakas niya nandun talaga sa dulo eh, beyond 8,000 RPMs. Hindi naman sinasabing walang lakas sa baba, no? Kasi 5,000 pa lang mararamdaman mo. Pero gusto mo laging marinig yung kanyang ano, RPM. And it's very dangerous for the, no? For the road condition where I'm living in, no? I think I'm going to shift to scooter. Honda Click 160 siguro maganda. Oh, ito mo kami mga ganyan. Second gear pa lang, okay na yun. Gustong gusto talaga itong mga kabataan nyo, no? Bukang yun, sumisibat yung ano nya, high revs, second gear for life kapag nasa cornering. Anyway, stock sprocket, no guys? Stock sprocket. Napaka high speed ng ratio ng sprocket nitong ano, Raider FI. So boring the looban roads kapag ito gamit nyo, Raider FI.
na gano'n naghahanap siya ng street, long straight roads. Anyway, so for 60,000 pesos, anong makukuha natin? Bali, o nga pala, yung kanyang throttle body may may sakal pa yan, partida, no? May sakal for protection ba? So, bakit mainit ito? Bakit mainit ito? Oh, that's interesting, ah. So may lumalabas ditong hangin, ano? Anyway, partida, may sakal, ano? Protection sa engine, no, para hindi agad madaling masira kahit naka-open or nakatanggal yung airbox. Oh, RCV, oh, shifter, mahal din yan. Then exhaust X6 muffler, hindi siya ganong kalakas, pero okay na rin. Bago yung kanyang gulong, Michelin Pilot Street. Ang issue lang, meron tayong sira dito dahil inangat ko yung kanyang gas tank para magkasya yung filter. Then madali lang yan, tatakpan mo lang yan. And then UMA coil and plug, yun lang yung nakalagay dito. 10 holes, saka yung easy, yung maganda. 5965 kilometers lang ang kanyang tinakbo. Pangalawang owner ako, so pangatlo ka kung bibilin mo ito, guys, no? Maganda pa to, magandang manakbo to. Luging lugi ako sa 60,000 dito. Z400 side mirrors and the bar ends, the rest stock na yan. Yeah. Stock sprocket. Ano to? Para siyang jet fighter. Anyway, hanggang sa muli. Message nyo lang ako kung interested kayo or hanapin nyo siya sa marketplace. Nakapost na to. Marami ang nag-inquire, no? Kaya lang mga taga malayong lugar sila. Adios, my friends.